Si Misaki Ayuzawa, ang unang babaeng student council president ng dating all-boys na Seika High School, ay lubos na iginagalang ng mga babaeng estudyante ngunit kinatatakutan at kinasusukleman naman ng mga lalaking estudyante. Lihim siyang nagtatrabaho ng part-time sa isang maid cafe na tinatawag na maid latte para suportahan ang kanyang kapatid na si Suzuna Ayuzawa at ang kanyang ina, si Minako Ayuzawa. Iniwan naman sila ng kanilang ama na si Sekuya Ayuzawa na may napakalaking utang. Nakita siya doon sa kafe ng isang sikat na lalaking estudyante na nagngangalang Takumi Usuki at natatakot siyang mabunyag ang kanyang sikreto sa paaralan. Gayunpaman, itinago ni Usuki ang kanyang sikreto pagkatapos makinig sa kanyang mga dahilan para sa kanyang part-time job. Ngunit sa kalaunan ay pinili niyang inisin siya sa pamamagitan ng pagiging isang regular na customer. Nang magkasakit si Misaki dahil sa stress at pagod, pinayuhan ni Usuki si Misaki na magdahan-dahan, ngunit tinanggihan niya ang payo nito. Sa trabaho, si Misaki ay nakita ni Naoya Shirakawa, Akuto Seideshina, at Ryan Osuke Kurosaki. Tatlong lalaking estudyante na tinatawag na three idiots. Hinaharas nila siya hanggang sa magpakita si Usuki para makialam. Humingi ng tawad si Misaki kay Usuki bago nawala ng malay. Matapos gumaling si Misaki, sinabi ni Usuki sa kanya na hiniling niya sa three idiots na itago ang kanyang lihim. Pagkatapos ay biniro niya ito tungkol sa pagiging kanyang personal maid sa loob ng isang araw bilang kanyang gantimpala. Sa darating na taunang school festival, ginamit ni Misaki ang pagkakataong ito upang pagandahin ang imahe ng paaralan sa pamamagitan ng paghikayat sa mas maraming babae na mag-enroll. Gayunpaman, lumitaw ang mga problema sa class 2-2 dahil ang mga aktibidad na iminungkahi ng mga lalaki ay mga pagtatangka na pagsamantalahan ang mga babae. Sa huli ay nagpa siya si Misaki na ang class 2-2 ang mag-host ng coffee shop gaya ng iminungkahi ng tatlong babaeng kaklase. Si Misaki ay naging salbaha sa mga lalaking kaklase sa panahon ng kanilang paghahanda. Si Usuki ay nagbabala sa kanya pagkatapos ng trabaho na ang kanyang puot ay magbabackfire sa huli. Sa araw ng school festival, mayroong malaking bilang ng mga babaeng bisita. Sa kasamaang palad, nalaman ni Misaki na ang kanyang mga kaklase na lalaki ay naka-cosplay sa iba't ibang mga kasuotang militar. Pinagalitan niya ang mga lalaki, ngunit iniwan lang siya ng mga ito kaya naman naiwan siyang mag-isa sa pagpapatakbo ng coffee shop. Habang naglilingkod si Misaki sa maraming customer ng sabay-sabay, hindi niya sinasadyang tinawag ang isa sa kanila na master. Pinagtakpan naman siya ni Usuki sa pamamagitan ng pag-arte bilang butler. Nang makitang busy na ang coffee shop, bumalik ang mga lalaki at pinagsilbihan ng maayos ang mga customer. Sa after party ng school festival, nahanap ni Usuki si Misaki na nagpapahinga sa ilalim ng puno kung saan pinasalamatan siya ni Misaki sa mga tulong nito. Si Usuki ay patuloy na tinutukso si Misaki tungkol sa pagiging kanyang personal maid. Plano ng maid latte na mag-host ng Little Sister Day kung saan gaganap ang mga maids bilang nakababatang kapatid sa kanilang mga customer. Ngunit hindi makarelate si Misaki na gampanan ang role dahil wala siyang karanasan bilang isang nakababatang kapatid. Bagamat inakusahan ng katrabaho na si Hinoka si Misaki na hindi ito sineseryoso, iminungkahi ng manager na si Satsuki Hyodo na maaaring laktawan ni Misaki ang event at magpalit ng shift. Kumbinsido na kaya niyang gawin ang karakter, natuto si Misaki mula sa kanyang mga kaibigan sina Sakura Hanazano at Shizuko Kaga. Pagkatapos ay nagsanay siya kasama ang three idiots. Sa pagdating ng Little Sister Day, hinangaan si Misaki ng mga customer sa kanyang mahusay na pagganap. Gayunpaman, nagpakita doon si Usuki. Palagi siya nitong sinisigawan at humihiling ng mga imposibleng utos na naging dahilan ng pagkagalit ni Misaki. Nang sinubukan niyang umalis, nakiusap siya sa kanya na manatili na naging sanhi sa mga manonood na matuwa sa kanyang cute na personality. Kinabukasan sa paaralan, nasaksihan ni Usuki si Misaki na iniligtas ang isang estudyante mula sa nahulog na hagdan sa library. Nang mapansin na ang kanyang braso ay na-injured ng hagdan, kinumbinsi ni Usuki si Misaki na lagyan ng bandage ang braso sa infirmary ng paaralan. Ang maid latte ay nag-host ng isang maid Power Rangers Day at si Misaki ay nagsuot na lang ng puti na iminungkahi ni Usuki dahil sa pagtanggi ni Misaki na maimpluwensyahan ng iba. Ang maid latte ay binisita ni Aoi Hyoyudo, isang sikat na internet idol na ipinakilala bilang pamangkin ni Satsuki. Isang nasa sabik na Aoi ang nagsuot ng maid uniform kahit na sinubukan ni Misaki na sabihin kay Aoi na ito ay para lamang sa isang empleyado. Nakita ni Aoi si Usuki at napansin na gwapo ito, ngunit paulit-ulit niyang binaliwala ang mga pagpapakyute ni Aoi. Nang e-alerto ng katrabahong si Erika si Satsuki na tumawag ang chef ng kafe para sabihing may sakit siya, nagboluntaryo si Usuki na tumulong. Napahanga naman ang mga babae sa kanyang bersyon ng Omurice. Kinabukasan, hinarap ni Aoi si Misaki dahil sa hindi pagsusuot ng pambabaeng damit.
Nang sumunod na araw, si Aoy ay sobrang porsigido sa kanyang pagpapapansin kaya't itinulak siya ni Usuki sa sahig ng locker room nang biglang dumating si Misaki. Kaya itinulak niya si Usuki palayo at sinampal si Aoy. Napag-alaman na si Aoy ay isang cross-dressing boy na tumakas sa bahay dahil pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase sa pagkagusto sa mga bagay na pambabae. Kinabukasan, matagal na magkasama sina Misaki at Aoy at sa huli ay napanood ni Aoy si Misaki nang pabagsakin niya ang isang magnanakaw. Bagamat sila ay sumang-ayon na dapat silang maging totoo sa mga sarili nila, binigyan ni Aoy si Misaki ng isang cute na damit pagkaraan ng ilang araw na labis na ikinahiya niya. Matapos pag-alitan ang vice-presidente ng student council, si Shikairo Yukamira dahil sa pagpapabaya sa mga paperworks, si Misaki ay binalaan kaagad ni Satsuki tungkol sa mga stalker na nagtatarget sa mga batang babae na nagtatrabaho sa mga cosplay cafe. Sa pagtanggi ni Misaki na kumuha ng stun gun bilang proteksyon, si Usuki ay nagkunwaring estalk siya pagkatapos ng klase. Kahit na natapos niya ang mga paperworks para kay Yukamira at ihatid si Sakura papunta sa istasyon ng subway, ay pumasok pa rin siya sa trabaho sa maid latte bilang night shift. Matapos umalis ng maaga ang mga katrabahong sina Erika at Sub-Aro, tinakot ni Usuki si Misaki pagkatapos niyang isara ang kafe. Kinabukasan pagkatapos ng klase, si Misaki na naman ang nagsara ng kafe dahil kinailangan ni Satsuki na umalis sa trabaho ng maaga. Sa pagkakataong ito, si Misaki ay hinarang ng dalawang stalker na nagpanggap bilang mga customer. Narinig ni Usuki ang kaguluhan mula sa labas at nagtangka na sipain ang bintana. Ngunit nakawala si Misaki mula sa mga poses at duct tape at binugbog ang mga stalker gamit ang aikido at sinira ang kanilang sadomasochistic na pantasya. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Aoy sa maid latte upang magpadala kina Misaki, Hanoka, Erika, Subato at maging kay Usuki ng larawan ni Misaki na nakasuot ng cute na damit para sa kanilang mga cellphone wallpaper. Laking hiya naman ang naramdaman ni Misaki. Ang magkakapatid na Inuyama, mga quintuplet na tagahanga ni Misaki sa paaralan, ay kahanga-hangang sabik na malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ngunit ito ay maaaring magbunyag ng kanyang lihim na part-time job. Nagawa niyang iwasan ang mga ito sa istasyon ng subway dahil kay Usuki. Sa maid latte, nagpakuha si Usuki ng litrato kasama si Misaki na suot ang maid uniform. Sa kalaunan ay naisip ni Misaki na maaaring kailanganin na niyang huminto sa pagtatago at sabihin ang totoo sa magkakapatid na Inuyama. Isang araw sa rooftop ng paaralan, sinabi ni Misaki kay Usuki na plano na niyang sabihin sa magkakapatid na Inuyama ang tungkol sa kanyang part-time job. Natigilan si Misaki nang ilabas ni Usuki ang larawan nila. Habang inaagaw niya ang litrato ay nahulog ito at natangay sa direksyon ng magkakapatid na Inuyama. Ninakaw ni Usuki ang unang halik ni Misaki bago tumalon sa rooftop ng paaralan para kunin ang litrato at pagkatapos ay nahulog siya sa swimming pool. Nakahinga naman ng maluwag si Misaki nang malaman niyang okay si Usuki. Ang Inuyama Brothers naman ay kumbinsido at naniniwalang si Misaki ay ang bodyguard ni Usuki kaya ang lihim ni Misaki ay hindi nabunyag. Kalaunan ay binisita ni Misaki si Usuki sa ospital ngunit umalis sa pagkahiya ng hilingin ni Usuki na alagaan siya habang suot ni Misaki ang maid uniform. Si Misaki naman ay patuloy na iniisip ang tungkol sa kanyang unang halik. Kasunod ng pag-discharge kay Usuki, nakatanggap si Misaki ng tawag mula kina Sakurada at Shizuo na humihiling sa kanya na itigil ang away sa pagitan ng dalawang estudyante mula sa Seika High School na nagngangalang Tekmizawa at Ishida. At tatlong estudyante mula sa prestihiyosong Mayabekoka High School na pinamumunuan ni Hido Fumiko Gain. Ibinasura ni Misaki ang kanyang nararamdaman kay Usuki matapos niyang masaksihan ang paghalik nito kay Yukimura. Sa pagsama ni Usuki sa bus, nalaman ni Misaki mula kina Tekmizawa at Ishida na ininsulto sila ni Kogane dahil sa pagiging interesado sa chess at tinawag silang mga garapata. Pagdating sa Miyabigoka High School, sinabi ni Misaki kay Kogane na hihingi ng paumanhin ang kanyang mga kaklase kung siya muna ang hihingi ng tawad. Susunod lang daw si Kogane kung matatalo siya sa isang chess match. Ngunit pinahiya lang siya ni Usuki sa pamamagitan ng paglampaso sa kanya. Si Tora Igarashi, ang student council president ng Miyabigoka High School, ay dumating sa Seika High School upang formal na humingi ng tawad kay Misaki dahil sa ikinilos ni Kogane. Sa maginoong pag-uugali, sinubukan ni Igarashi na mag-alok kay Misaki ng scholarship sa Miyabigoka High School. Samantala, ang maid latte ay nag-host ng isang male dressed up day upang ma-impress ang mga babaeng customer. Ngunit ipinaalala ni Usuki kay Misaki na siya ay babae pa rin. Samantala, nalaman ni Igarashi ang part-time na trabaho ni Misaki at ibinunyag niya ang kanyang nakatagong kahalayan. Si Kanade Maki, ang student council vice president ng Miyabigoka High School, ay personal na nag-imbita kay Misaki na mag-transfer sa kanilang paaralan. Pagkalipas ng tatlong araw, si Misaki ay pumunta sa Miyabigoka High School upang sabihin ang kanyang final decision kay Igarashi.
Nag-aalala naman sina Sakura at Shizuko na tuluyan na niyang iiwan ang Seika High School. Kahit na gusto nila ang best para kay Misaki, umaasa sila sa student council at sa kanyang mga fans na papunta sa Miyabigoka High School para kumbinsihin siyang huwag lumipat. Samantala, habang sasagutin na ni Misaki si Igarashi, aksidenteng nabuhusan siya ni Maki ng orange juice. Kaya naman agad na ipinahayag ni Igarashi na alam niya ang tungkol sa part-time job ni Misaki, at sinumbatan siyang naghahanap lang si Misaki ng atensyon at pera. Gayunpaman, tinanggihan ni Misaki ang kanyang alok at walang intensyon na umalis sa Seika High School. Habang tinatangka ni Igarashi na pagsamantalahan si Misaki, iniligtas siya ni Usuki. Pagkatapos, pinasalamatan ni Misaki si Usuki na kinuha ang kanyang uniforme sa paaralan mula sa dry cleaning. Sinalubong si Misaki ng kanyang mga kaibigan na naghihintay sa labas ng gate ng paaralan. Isang masugid na tagahanga si Sakura ng indie rock band na Oxmashi at in love sa vocalist na si Kuga Sakurai. Kaya inaniyayahan niya sina Misaki at Shizuko pagkatapos ng klase sa isang nalalapit na tea party na Eho host ng Oxmashi sa isang restaurant na tinatawag na Sunvoke Cafe. Kung saan ang three idiots ay nagpa-part-time waiter doon. Sa araw ng tea party, nagkaroon ng interes si Kuga kay Misaki at hindi naman pinansin si Sakura. Kasunod ng isang pribadong pag-uusap kasama ang bahista na si Koma Yafu sa banyo, sinubukan ni Kuga na akitin si Misaki gamit ang isang libreng tiket sa konserto. Paglabas ni Misaki sa banyo, hinihintay siya ni Nakuga at Koma sa labas. Inamin naman ni Kuga na wala siyang nararamdaman para kay Sakura at ang tea party ay isang kaganapan lamang para sa mga fans. Biglang sumingit si Usuki sa kanyang pagbabalat kayo bilang isang waiter at nagbigay ng payo kay Misaki kung paano harapin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Matapos saktan ni Kuga ang damdamin ni Sakura, galit na hinawakan ni Misaki si Kuga sa necktie at hindi pinahintulutan si Sakura na mahumaling sa isang katulad niya. Sa labas ng Sunvoke Cafe, pinagalitan ni Shizuko si Misaki dahil sa kanyang hot temper at si Sakura dahil sa kanyang taste sa lalaki. Tinapat ni Misaki ang ulo ni Sakura para i-comfort, umaasang makakatagpo si Sakura ng tunay na pag-ibig balang araw. Hindi sinasadyang nakilala ni Usuki si Minako sa lansangan at tinulungan niyang buhatin ang ilan sa kanyang mga nahulog na mansanas. Inaniyayahan niya siya sa loob ng kanyang bahay para magtsaa kasama si Suzuna bilang pasasalamat. Pagdating ni Misaki, laking gulat niya nang makita si Usuki doon, kinaladkad siya nito sa parke at binalaan siyang lumayo sa kanyang bahay. Kinabukasan, nagpa siya sina Misaki, Sakura, at Shizuko na estok si Usuki pagkatapos ng klase, upang silipin ang kanyang pribadong buhay at kumpirmahin ang mga chismis tungkol sa kanyang pagiging mayaman. Gayunpaman, alam ni Usuki na siya ay any stock ng mga babae at napagpasyahan niyang pahabulin sila na parang mga ligaw na sisiw. Pagkatapos umalis sa Maid Lotte, bumisita siya sa isang health club, tapos sa isang tindahan ng formal suit at sa isang restaurant bukod sa iba pang mga lokasyon. Nang ang mga babae ay sumuko sa pagbuntot sa kanya ng buong araw, nakita ni Misaki si Usuki sa isang pedestrian overpass kung saan siya ay may hawak na isang ligaw na pusa. Bagamat itinanggi ni Misaki ang pagiging interesado sa kanyang pribadong buhay, sinabi ni Usuki na ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng anumang interes tungkol sa kanya. Ibinigay niya kay Misaki ang kanyang address kung sakaling magbago ang isip niya. Sa bahay, tiningnan ni Misaki ang binigay na address habang si Usuki ay ipinapakita na namumuhay mag-isa sa isang apartment sa mataas na gusali kasama ang ligaw na pusa. At hanggang dito na lang ang unang bahagi ng ating recap sa anime na pinamagatang Maid Sama. Abangan ang mga mas nakakaaliw pang mga eksena sa pagitan ng ating mga bida. Salamat mga lods at hanggang sa muli.